our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon, kadahilanan na ginawa nila na pagpapabaya. O ang nagsasabi, ang ibang nagsasabi mga kababayan, binenta na nga raw. O nakipagkasundo na raw. O, pinagkasundo na, pinamigay na ni Digong nyo, ha, sampo ng mga kasama niya, kasama na si Roque na nagbibintang sa iba itong West Philippine Sea, mga kababayan. O, kita nyo ngayon ang nangyayari. At ngayon, wala kayong maririnig sa kanila. Sa mga bibig nila, lalong-lalo na dito kay Sara. Napapasigaw na lang ang mga Pilipinong marine biologist habang pinapahanginan ng helicopter ng Chinese Navy sa Sandy K3 o Sandbar malapit sa Pag-asa Island. Pinakapitan ng mga kababayan natin ang kahit anong mahawakan nila para hindi tangayin ng malakas na hangin. Masyadong mababa ang lipad ng helicopter kaya malaking perwisyo ang idinulot nito. 50 feet lang ang layo ng helicopter ng Chinese Navy sa mga marine biologist at nagtagal ang kanilang pangharas sa loob ng 10 minuto. Nakita niyo yun, yung mga scientists natin, yung mga marine biologists natin, kung paano nilang, tingnan nyo, kinakawawa yung mga kababayan natin, pero itong mga hinayupak na itong si kampon ng mga Digonyo, I will kill you. Mga kababayan, abay, tuwan-tuwa sila dyan. Yan ang gusto nilang ipalit na mamuno sa ating bansa. Yan! Yan! Boss Mike, anak ng abogado yan, bakit ang bobo? Ewan ko. Diba? Ewan ko bakit bobo. Naloko na. Oh, diba? Yan! Yan mga ganyan, ha? Kalakas ng hangin, ilang scientist, crew ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at miyembro ng media ang nasugatan sa insidente. Kita nyo? Nasugatan! Nasaktan! Tatawa lang sila dyan. Na, tatawa sila dyan, tatawa. Yan, sino? Di si Digong nyo. Sino? Si Sara nyo. Sino? Si Rocky nyo. Sino? Si Bongo nyo. Si Bato nyo. Di ba? Yan mga yan. Sino? Si Maharlika. Sino pa? Si... sorry, mga friend. Sorry, 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 mga friend! I will kill you. Di ba? Ito ba yung mga ano? Ano masasabi nyo ngayon? Abangan ninyo ano masasabi nila sa pangaharas. Panibagong pangaharas ng mga incheck. Si Rubin. Si Rubin. Si Rubin. Diba? Oo, sabi ni Nor tsaka ni Boss Jinkoy. Pati ang mga researcher divers nakarinig din daw ng malakas na tulog ng ping sa Sandy K3. Dahil delikado, umatras na ang BFAR. Pagdating nila sa Pag-asa Island Sheltered Port, ay agad binigyan ng paunang lunas ang mga sugatan. Malapit lang ang Sandy K3 at Sandy K4 sa Subi Reef na inaangkin din ng China. Nang... lahat na lang inangkin na! Bullshit na yan, oo. Tapos ano sabi ni Digonyo? Tubig lang yan. Ha? Isla lang yan. Hayaan na natin sa China yan. Mas okay nga. Gawin na tayong probinsya ng China eh. Naloko na. Ah, si Philip, si Willy, sino pa? Si Rivera, ah? Sino pa? Cayetano, sino pa? Naku eh. Sincha, oh ganon. Ha? Ah? Mawalang yan, di ba? Oh, pasok. Kita nyo kung paano nila apihin yung mga kababayan natin. Yung mga ating mga scientist
na ngayon eh nagsasagawa nga dyan ng pag-aaral. Kita nyo, ginawa ba yan ni Digong noon? Na magpadala dyan ng mga scientists para pag-aralan kung bakit sobrang interesado ang ibang lahi dyan. Lalong-lalo na yung China. Di ba? Oh, isipin nyo yan. Oh. Ngayon eh, ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos ang kaparaanan para nang sa ganon, eh malaman natin kung ano ba talaga ang dahilan. Baka naman may merong mga mina-mina dyan. Baka mamaya eh nandyan na yung doorknob na diamond, ganong kalaki. Oo. Na ikakabit doon. Oo. Sa pinto ni Kibulet. Bopols din niya si Alvarez. Ang solusyon ay kilalanin ng China ang soberenya natin sa West Philippine Sea at bilateral agreement sa rules of conduct at resource sharing. Eh, yun na nga. Eh, kasi nga, mga boss. Siyempre, naipamigay na nila yun eh. Ano pa magagawa natin dyan? Tanong po natin sa mga DDS supporters na friends nyo. Ewan ko, wala naman silang sinasabi. Sinasabi nila, karamihan ng mga friends natin na mga sumusuporta dyan, eh, hindi daw atin yung West Philippine Sea. Huwag na daw natin ipaglaban. Naloko na. Kita nyo yung katwiran, ano? Nangyari ang delikadong pagmaniobra ng helicopter ng Chinese Navy nito lang Sabado sa gitna ng maritime assessment ng BIFAR. Misyon nilang suriin ang marine biodiversity, partikular ang mga isda at ibang yamang dagat sa palibot ng mga sandbar. Bahagi rin ng pagsusuri na alaming kung may mga patay na bahura mula sa ibang lugar na itinambak sa mga sandbar. Kita nyo? Hay nako, anyways, mga boss. Ganon talaga eh. Ano pa magagawa natin? Oh, eto daw tong mga gago na to. Alam nyo, ako ha, wala akong kinakampihan dito sa mga hinayupak na to. Parehas naman mga tangat bobo, puro pera-pera lang ha. Yung susunod natin. Kita nyo kung gaanong tindi ang ginawa nila, no? Ng mga Duterte groups. Sobra nilang minalabis yung ating kalikasan, yung ating teritoryo, abay talagang pinagsamantalahan nitong mga ito. Ay, nako muli! Mike Cervera po. Laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike.